Part 3. Nang sumunod na mga araw, isinubsob ni Gwen ang katawan sa trabaho. Walang minuto siyang inaksaya. Naging inspirasyon sa kanyang pagdami ng bunga ng kanyang mga pananim na mga gulay sa kabila ng kawalan ng ulan. At ang dumarami ding mga bunga ng kanyang mga puno ng mangga na ipagbiling lahat ng dalagang mga gulay na naani nila. May isang truck na pumakyaw sa mga ito para ibagsak sa Maynila. Masayang-masaya silang magkakapatid ng gabing yun. Itinabi nilang kalahati ng pinagbentahan para ihulog sa utang sa mga Del Mundo. Ang iba ay ibibili nila ng mga kailangan sa bahay at eskwelahan at mga pataba sa mga halaman. Gustong dagdagan ni Gwen ang mga pananim na kalabasa. Nag-aararo siya ng umagang yun nang makita niyang may palapit sa kanyang isang maitim na estalyon. Itinakip niya ang isang kamay sa tapat ng mga mata para hindi siya masilaw sa araw. Si Samuel Del Mundo ang nasa likod ng estalyon. Tumigil si Gwen sa pag-aararo at pinahid ng laylayan ng t-shirt niya ang gumuguting na pawis sa kanyang noo. Tumigil ang estalyon nang malapit na ito sa harapan niya. Umahon siya sa bukid. "Magandang umaga, Mr. Del Mundo." Bati ni Gwen. "O Greg, bakit nag-iisa kang magtrabaho? Nasaan ang mga kapatid mo?" Tanong naman sa kanya ng binata. "Nasa eskwelahan ho, mamayang hapon pang dating ng mga yon. Bumaba sa kabayo ang milyonaryo. Doon tayo sa lilim ng punong mangga. Anito, kinakabahan siyang sumunod. Huwag sana akong mabuko. Lihim niyang dasal." Kasama niyang isang dalubhasang hunter. Matalas ang pakiramdam ng mga taong tulad nito. "Paano ka makakaugaga kung sinusolo mo ang trabaho? Malawak din naman ang inyong bukid." "Tumutulong naman ho ang mga bata kapag naririto sila." "I see. Teka, yung kakambal mo, si Gwen, nasan siya?" "Medyo natarantang dalaga, pero pinilit niyang maging casual ang kilos at pananalita." "Kasama po ng mga tatay at nanay sa Cebu." "Aniya. Akala ko nasa Sambuanga sila. Ayon sa'yo nang pumunta ka sa hasyenda." "Sa Sambuanga nga pala. Pasensya na kayo. Medyo absent-minded yata ako ngayon." Naramdaman ni Gwen na pinawisan ng malamig ang kanyang mga palad. Dahil matiim naman siyang tinitigan ni Samuel, iginala ni Samuel ang paningin nito. "Kailan ba ang dating nila? Gusto kong makausap ang tatay mo at si Gwen. Alam mo bang magkalaro kami ng maliit pa kami? Pero wala ka dito noon, Greg. Hindi ko alam na may kakambal si Gwen. Ni minsan ay hindi nito ito nabanggit sa akin." "Kasi ho, binigay ako ng nanay ko dun sa kapatid niya para ito muna ang mag-alaga sa akin. Kasi may pamahiin sila kapag nagsama daw ang kambal sa iisang bubong. Nagdadaigan ng mga ito at palaging nagkakasakit." Tumawa si Samuel. "Kalokohan yan, alam mo ba? Tama ho kayo, hindi din ako naniniwala doon. Maiba ko ng usapan. Makakabayad ka kaya sa akin ng utang niyo, Greg?" "Opo, Mr. Del Mundo. Sa katunayan, may pera na ako para sa unang hulog. Dadalhin ko nga sana sa hasyenda bukas eh. Pero yamang narito kayo, iaabot ko na ito sa inyo ngayon." Inilabas ni Gwen ang perang nasa bulsa ng maong nito. "Heto ho oh. Wala akong dalang resibo dito. Saka na ho, pagdala ko ng pangalawang hulog." "Magkano ito?" "500,000 ho. Tinapik ni Samuel ang balikat ni Gwen, alias Greg. "Good. Pinahanga mo ko, Greg. Matatag ka. Malakas ang loob mo, bata." Ilang sandali pa ay nagpaalam ng lalaki. "Siya nga pala. Baka makausap mo si Gwen. Pakisabi na umuwi na si Samuel at hinahanap ka mo siya." "Makakarating ho, sir." Sinundan niya ng tingin ng papalayong estalyon at ang milyonaryo. Napapito ang dalaga. Muntik na siya kanina. Sa paglayo ni Samuel, parang sumama ang puso ni Gwen dito. Pero masaya siya dahil nalaman niyang naaalala pa ni Samuel si Gwen. Hindi nito makalimutan ang kababata. Ano kaya ang nangyari kung hindi siya nagpanggap na si Gwen kanina? Sa halip na tapik sa balikat, baka hinalikan siya ni Samuel sa mga labi. Napapikit ang dalaga at huminga ng malalim. Nang balikan niya ang pag-aararo, naging magaan ang trabaho para sa dalaga. Hindi niya nararamdaman ang pagod at tila umaawit ang puso niya. "Anong nangyayari sa akin?" naitanong niya sa sarili. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito para kay Samuel. Masasaktan lamang siya.
Ngunit napagkit sa kanyang matikas na anyo ng milyonaryo. His handsome rugged features, his muscular body and lean hips. Ang lahat-lahat dito, si Samuel Del Mundo ang pinagsanlaan ng pamilya niya ng kanilang lupain. At ito lamang ang dapat niyang tandaan sa pakikipag-ugnayan dito. Purely business and nothing more. Hindi dapat dominahin ni Samuel ang kanyang puso't isipan. Oh, bakit ka umiiyak iyan? Tanong ni Gwen sa bunsong kapatid nang dumating siya sa bahay nila. Nakipag-away ka ba sa eskwelahan? Kinusot niya ang buhok ng bata. Kasi nawawala ang baboy ko. Nawawala si Porky. Ano? Sigurado ka? Baka naman nanginginain lamang ito sa paligid-ligid. Hinanap na namin ni Kuya hanggang sa malapit sa hasyenda. Talagang wala na ito, ate. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Pangalawang ulit na ito, ha. Noong una, yung baboy ko ang nawala. Lahat sila ay may tig-isang baboy na alaga. Ang pinagbebentahan ng mga ito ay inilalagay nila sa kanika nilang alkansya at binubuksan nilang mga ito pagsapit ng Pasko para maipamili nila ng mga bagay na gusto nila. Wala akong maipagbibili at wala akong mailalagay sa piggy bank ko. Umiiyak na maktol ni Ian. Wala rin akong pera sa Pasko. Huwag kang umiyak. Iyon na yung baboy ko. Pero kailangang malaman natin kung saan o kung anong nangyayari sa mga baboy na nawawala. Anong gagawin mo, ate? Tanong ni Arnold. Ako na ang bahala. Huwag mo nang problemahin ito. Sige, mag-aral na kayo. At siya nga pala, kayong tatlo. Tandaan nyo ito, ha? Kapag narito si Samuel Del Mundo, Kuya Greg ang itatawag niyo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, kuya. Sabay na sagot ng tatlo. Oh, sabi ko kapag narito lamang si Samuel. Sabay nagkatawanan sila. May kainusentehan din iyon, ano? Ani Marisa. Akalain mong mapabilib mong lalaki ka eh, ang kinis mo. Ang amo ng mukha mo para maging isang lalaki. Baka iniisip na lamang nitong bading si ate. Ani Arnold naman. Hagik-hikan sila uli. Tama na nga kayo dyan. Saway ni Gwen sa mga kapatid. Gawin nyo na ang mga homeworks nyo. Nag-isip si Gwen. Pangalawang pagkawala na ito ng alaga nilang mga baboy. Una ay iyong kanya. Nanginain lamang ito sa parang ng damo. At hindi na nagbalik. Bukas ay Sabado. Arnold, gumawa tayo ng kulungan at ikulong na natin ang natitirang mga baboy. At tutuklasin ko kung bakit nawala ang dalawa. Awang-awa ang dalaga kay Ian. Dahil nakasimangot pa rin ang kapatid. Manganganak ay yung inahin ni Marisa. Aniya sa kapatid. Iyon ang isang biik doon. Ayusin mo na yung mukha mo at hindi na maidrawing. Biro niya sa bunsong kapatid para maging masaya na ito. Kinabukasan, tulog pa ang mga kapatid niya at pinakawalan ni Gwen ang isang baboy niya sa damuhan sa tabing ilog. Pero palihim niyang minatsyagan ito. Nagkubli siya sa mataas na mga talahib. Itinali niya ang kanyang kabayo sa kubling lugar. Nakasukbit sa bewang niya ang armas ni Arnold. Nagamit nito nung Boy Scout pa ito. Nang nanginginain na ang baboy, nararamdaman niyang may kumakalusko sa damuhan. Pinigil ni Gwen ang kanyang paghinga. Nakita niya ang isang lalaki. Parang kasing edad niya ito. May dala itong pangsilo. Madusing ang lalaki at mukhang wala sa sarili. Nakangisi pa ito habang dahan-dahang lumalapit sa nanginginaing baboy. Naramdaman ni Gwen na kumulo ang dugo niya. Anong karapatan ng lalaking ito na nakawin ng pinaghirapan nilang baboy na alagaan? Ikaw palang magnanakaw, ha? Sigaw ng dalaga na ikinagulat ng lalaki. Nabitiwan nito ang pangsilo. Pinagmasdan ng lalaki si Gwen na noon ay nakasuot ng maong at long sleeve na polo shirt. Mukhang lalaki ito. Napangisi ang magnanakaw. Naalis ang takot nito at pagkabigla nang makitang mas bata ditong makakalaban. Umalis ka dito at huwag ka nang babalik. Matigas na utos ni Gwen. Eh kung ayaw kong umalis, may magagawa ka ba? Tila nakakalokong tanong ng magnanakaw. Kapag galit si Gwen, hindi na nito iniisip kung anong magiging consequences ng mga gagawin niya. Ngayon, ang tanging nalalaman niya ay may tangkang pagnakawan sila ng lalaking kaharap. Gusto silang isahan nito.
agawin ang kaunting karagdagan sa kanilang panghanap buhay. Itinaas ng dalaga ang isang paa at tinadyakan ng ubod lakas ang sikmura ng lalaki. Sumadsad ito sa puno, ngunit dahil tadyak lamang naman ang isang babae ang tinanggap nito, madaling nakabangon ang lalaki. Binigwasan nito ng suntok si Gwen at nahagip ng kamao ang kanyang pisngi ng dalaga. Gumewang siyang paurong dahil nahilo siya. Hinablot ng lalaking harapan ng suot niyang polo. Napunit ang harapan at lumantad ang katawan ng dalaga. Dahil sa pagmamadali kanina, hindi na nakapagsuot ng panloob ang babae. Bala kasi niyang maligo sana pagkatapos. Hindi agad sumagi sa isipan ni Gwen kung anong epekto sa kalaban ng pagkalantad ng kanyang katawan. Ngunit nang mapansin niya ang pagbabago ng anyo ng mukha ng lalaki, may umalarma sa kanyang kamalayan. Baka sa mukha ng magnanakaw ang maitim na pagnanasa na gawan siya ng masama. Natakot bigla si Gwen. Patakbo siyang nagtungo sa kanyang kabayo. Ngunit mabilis ang lalaki. Inunahan siya sa nakataling si Hergie at pinalo nito ng patpat sa may likod ang hayop. Kumaripas ng takbo ang nagulat na kabayo at napatid ang tali nito. Humalinghing ito at nawala sa kasukalan. Ngayon palapit na ang lalaki kay Gwen. Nakangisi ito at lumantad ang madilaw na mga ngiping sira-sira pa. Kinalabutan ng dalaga. Umurong siya. Ngunit patuloy ang paglapit ng lalaki. Nawala na ang galit ni Gwen. Nahalinhin na nito ng matinding takot. Malaki at malakas ang lalaki at alam niyang wala siyang awang maaasahan dito. Nanganganib ang kanyang karangalan. Tahimik na tahimik sa lugar na iyon, nang parang at mataas ang mga talahib. Malayo ito sa bahay ng dalaga at sumigaw man siya ay walang makakarinig sa kanya. Parang nagkapakpak ang mga paa ng dalaga. Kumaripas siya ng takbo. Mabilis siyang tumakbo. Ngunit higit na mabilis ang humahabol sa kanya. Hindi nagtagal ang paghahabulan nila. Nahuli siya ng magnanakaw at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Ibinalya siya sa damuhan at nilundag siya nito. Madali siyang naihiga. Ngunit parang tigreng nanlaban si Gwen. Kumalmot, kumagat, sumipa at sumuntok. Ngunit napakalakas ng lalaki. Pinalakas ito ng nadaramang paghahangad. Ipinagkit nito si Gwen sa damuhan at hinila ng tuluyan ng punit na polong nakasuot dito. Dinaganan siya nito. Tila isa siyang daga na lalaruin muna ng pusa bago ito saktan at larayin. Nakita ni Gwen na unti-unting bumababa ang mukha ng lalaki sa mukha niya. Nagpakawala ng isang malakas at mahabang tili ang dalaga. Ipinikit ni Gwen ang kanyang mga mata nang marinig niyang biglang nagmura ang lalaking nakadagan sa kanya at bigla itong nahiklas mula sa kanya. Tarantang-tarantang dalaga at shock siya kaya't hindi niya agad naintindihan kung ano ang nangyayari. Wala siyang namalayang kundi ang pagbalandra ng lalaki sa damuhan at ang figura ng isang matipunong lalaki na tumatadyak dito. Si Samuel Del Mundo. Halos bawian ang buhay ng milyonaryong lalaking gustong lumapastangan sa kanya. Sunod-sunod na suntok at tadyak ang inabot nito. Sugatan na ito at wala nang malay kaya napilitan si Gwen na awatin si Samuel. Tama na! Baka mapaslang mo siya! Aniya. Tinitigan siya ni Samuel. Itinakip ni Gwen ang kanyang mga bisik sa nakalantad na mga hinaharap. Hindi na ngayon mahalaga sa kanya kung malaman ni Samuel na hindi siya isang lalaki. Hiyang-hiya siya na nalantad sa lalaki ang maselang bahagi ng katawan niya. Pinamulahan ng mukha ang dalaga at nangilid ang luha sa mga mata nito. Hinubad ni Samuel ang jacket nito at isinuot sa kanya. Inakay siya nito at iniupo sa lilim ng isang mayabong na punong mangga. Naniningkit ang mga mata ng milyonaryo na nakatitig sa kanya, sa nanginginig ng mga labi niya at sa bubog ng mga luhang nalalaglag mula sa kanyang mga mata. Bumaba ang mga paningin ng lalaki sa hinaharap niya, na nakasilip pa rin sa nakabukas na jacket na suot niya. Hindi malaman ni Gwen ang sasabihin sa kaharap ng mga sandaling yun. Yumuko na lamang siya at tuluyan ng umiyak. Nadinig niyang huminga ng malalim si Samuel. So ang Greg pala ay si Gwen. Ani Samuel. Sinasabi ko na nga ba't there's something odd about you. You were too beautiful to be a man. I'm so sorry. Hikbi niya. So sorry. Gwen Mondragon. Nabuko ka rin ano? Hindi siya makakaibo. Kung pwede lamang siyang mag-evaporate ng mga sandaling yun. Nilinlang mo ko at paniniwalang isa kang lalaki. Ngunit hindi ka nanalo sa pakikipag-away mo sa isang tunay na lalaki.
Munti ka nang magawa ng masama sa mga kalokohan mo. Narinig nilang may kumaripas ng takbo. Nagkamalay na iyong panghas na ginulpi ni Samuel. Hindi na babalik yun. Natitiyak ko. Anang hasyendero. And then ngumiti ito. Inabot ang panyo nito kay Gwen. Punasan mong mukha mo. And then tell me kung bakit ka nagpanggap na lalaki. Yung totoong gusto kong malaman, Gwen. Tumingin siya kay Samuel. Nakangiti ito at walang bakas ng galit sa mukha ng binata. Hinawakan siya sa mga balikat at hinapit nito sa katawan nito. Nagpumiglas na kumawala si Gwen. O bakit? Akala mo ba ako naman ang gagawa ng masama sa'yo? Hindi ko type mamilit ng babae, sweetheart. Pabirong wika ni Samuel. Kaya relax lang. Magkaibigan tayo, hindi ba? Hindi ko naman iniisip na gagawan mo ko ng hindi tama, Mr. Del Mundo. Nahihiya lamang talaga ako sa'yo. Samuel na lamang, Gwen. O Sam, for short. Wala nang pa Mr. pa. Para namang hindi tayo naging magkababata. Masuyong hinaplos ng lalaki ang mga gasgas sa braso niya at mukha. Nasaktan ka. Naiiling na sabi nito. Mahapdi ang mga gasgas at sugat ng dalaga. Ngunit hindi niya napansin yun. Ang nadama niya ay ang tila kuryenteng gumagapang sa katawan niya nang haplusin siya ni Samuel. Gusto sana niyang itanong kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Ngunit nahiya siya sa katangahan niya in the ways of love. Alam naman niyang naawa lamang sa kanya si Samuel ng mga sandaling yun. Ngayon, Gwen, hinihintay kong paliwanag mo tungkol sa pagpapanggap mong isang lalaki. Huminga muna siya ng malalim. Dahil kasi sa pagkakasanla ng lupa namin, isinalaysay niyang naging habili ng ina. Naisip kong higit kang magtitiwala kapag lalaki ang kausap mo kesa sa isang mahinang babae. Dahil magiging pareho tayo ng katayuan, lalaki sa lalaki. Natawa si Samuel, ngunit hinawakan ito ang kamay ni Gwen at masuyong pinisil-pisil ito. May isang bagay ka pang hindi ipinagtatapat, Gwen. Tungkol sa mga parents niyo, hindi na sila babalik kahit kailan. Hindi ba? Muling napaluha ang dalaga. Hindi na nga. Namatay silang sabay sa isang aksidente sa Maynila. My God, bakit hindi mo agad sinabi ito? Baka kasi ilitin mo agad ang lupa namin dahil wala na ang tatay. At ikaw na ang padre de pamilya? Oo, Samuel. Nag-aaral pa ang tatlo kong kapatid. Pero wala kang kakambal na lalaki, di ba? Walang Greg sa kanila, di ba? Napangiti si Gwen at umiling. Wala. Huminga ng malalim si Samuel. Hindi ito kumibo. Anong gagawin mo ngayon, Samuel? Ngayong nalaman mong niloko kita. Napakahalaga ba sa'yo ang lupang ito, Gwen? Ito ang tanging ari-arian namin, Samuel. Dito kami nakatira. Ang lahat-lahat sa amin. Hindi naman ako masamang tao, Gwen. Alam mo yan. Walang nagbabago sa kasunduan natin. Salamat, Samuel. Nagsumiksik siya sa dibdib ng milyonaryo at nag-iiyak siya doon. Nasaan yung kabayo mo? Baka umuwi na sa amin. Natakot eh, dahil hinampas ng lalaking yun. Halika, iahatid na kita sa inyo. Isinakay siya sa kabayo ng binata bago ito sumakay rin sa kabayo. Nakasandal siya dito habang tumatakbo ang kabayo. Parang matutunaw ang pakiramdam ni Gwen. Nakadikit sa mga bisig ng lalaki ang katawan niya sa ilalim ng jacket nito. Ninais ni Gwen na huwag na sana silang makarating sa bahay niya. Lumundag na agad siya mula sa kabayo nang tumigil sa harap ng bahay nila ito. Tiningala niya ang makapangyarihang lalaking nakasakay sa likod nito. Nakatingin din sa kanya si Samuel. She saw the desire in his eyes. Iwasan mong makipag-away, Gwen. Naguutos ang tinig ng milyonaryo. Sayang ka kapag nagkataon. Tinapik ng lalaki ang kabayo at lumakad na ito. Inihatid ng tanaw ng dalagang maitim na estalyon hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pinag-ibayan ni Gwen ang pagtatrabaho niya sa bukid sa mga sumunod na mga linggo. Madilim pa na sa bukid na siya at madilim na rin kung umuwi ito. Hindi niya iniindang pagod. Ayaw niyang isipin si Samuel Del Mundo. Isinentro niyang isipan sa pagplano, pagtitipid, at kung paano padamihin ang ani para lumaki din ang kita nila.
Nasiyahan siya sa naging bunga ng kanyang mga pagsisikap. Namunga ng mga dalandan trees nila. Malaki ang mga bunga nito. Hindi siya pumapalya sa paghuhulog sa pagkakautang nila sa pamilya Del Mundo. Ang kapatid niyang si Arnold ang naghahatid ng pera sa hasyenda. Iniwasan niyang makipagkita kay Samuel. Mula nang iligtas siya nito sa lalaking muntikang gumawa sa kanya ng masama, hindi na niya muling nakita ang milyonaryo na dumako sa kanila. Ngunit palaging nasa isipan niyang binata at nasa kanyang puso. Napapanaginipan niyang lalaki ang malapad na mga balikat nito, ang matipunong dibdib na iniyakan niya, ang mukha ni Samuel na nakatunghay sa kanya. Hindi niya sinasadyang isipin ang lalaki. Kusang sumasagi ito sa kanyang isipan, kahit na pinipilit niyang ignorahin ang nararamdaman niya. Ayaw sana niyang maisip si Samuel dahil nalulungkot siya. Alam niyang he is beyond her reach. Malayo ang agwat nila sa buhay. Nang dumating ang pagbabayad sa ika-apat na hulog, siya ang nagdala ng bayad sa hasyenda dahil may exam si Arnold. Gusto din niyang malaman kung magkano pa ang balanse ng kanilang pagkakautang para sa kanyang sariling record. Para kapag may sapat siyang pera ay doblehin niya ang halaga ng hulog para madali siyang makabayad. Sa halip na t-shirt o polo ang eterno ni Gwen sa kanyang jeans. Isang suit lang blusang kulay asul ang isinuot niya. Medyo humaba na ang kanyang buhok. Abot na hanggang lampas tenga at bumagay ito sa kanya. Babaeng babae na siyang tingnan ngayon. Nagpahid siya ng bahagyang lip gloss sa kanyang mga labi at kaunting blush on sa kanyang mga pisngi. Mapansin kaya ni Samuel ang pagbabago sa kanyang anyo? Mapansin din kaya ng bilyonaryo na may lihim siyang pagtingin rito? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.